Hello mga kababayan, hopefully nasa mabuti po kayong kalagayan at palagi pong mag-ingat. Ito po, welcome sa ating channel, si Tokis ni Pidol. Ang ating pong bibigyan ng kuro-kuro o opinion for today, ito pong nakakagulantang na lumabas po, sumabog po sa social media ay ang pagkakansela ng COC ni BBM for president. Yun po. Nakakagulat po. Ako po nagulat. Uy, meron pala. Ito na nga po yung sinasabi ko na pag may nagsimula ng ganitong narrative o propaganda, merong sisigunda dyan. Yan, di ba? Nung last week, yung dating Supreme Court Justice, naglabas siya ng article niya na dapat daw hindi pwedeng tumakbong presidente si BBM kasi may kaso siya. Ano po yung kaso niya? Just to give you a recap. Ang hindi po pagpa-file ng tax return from the year 1982 to 1985. Court of Appeal sa desisyonan na ng korte na pinagbayad lamang si BBM ng certain amount tapos walang pagkakulong. Sinimulan sa ITR tapos ibabalik doon sa plunder sa ill-gotten wealth. Diba ang galing? Tapos ngayon, eto, may mga grupo po na nag-file to cancel COC of Bongbong. So, sino po yung mga grupo na yan? Ang petitioner po ay composed of political detainees and human rights and medical organization. Eto na naman po sila, that opposes Marcos dictatorship. Diba ang galing ng president? Nagbigay ako ng idea, ng narrative, ng propaganda, kayo na ang umalalay, kayo na ang sumugundan. Okay? So yan po. Isinumiti yan sa COC. Now the question is, may merit ba yan? Kung tayo, ako, hindi ako abogado, hindi naman ako magaling sa politika, pero sa ordinaryong tao, iisipin. Bakit nyo pinapakansela na bawal daw na siyang mag-hold ng public office because of that yung kaso niya? Na? Yung kaso na kung saan na-desisyonan na. Okay? Suriin lang natin yung isang sabi dito sa Vera Files, no? Ang sabi ng Supreme Court dito, nagbigay ng statement yung Supreme Court, in an August 2009 case, which is the case of Bong Bong Marcos about his income tax return, the Supreme Court said Marcos' conviction did not amount to moral turpitude. Oh, ano ngayon ang nililintaya nung Supreme Court Justice na yun? Na depende na daw sa Comelec? Nagsabi ng Supreme Court, nag-comment na, did not amount to moral turpitude. Close. And also, bakit ngayon mo lang ilalabas yan? Bakit hindi nyo nilabas yan nung tumakbong governor o vice governor si BBM? That's a public office. Senador for 6 years, that's a public office. Lumaban ng vice president, hindi nyo nilabas yan. Bakit ngayon lang? Kasi, ang sabi ni Attorney Glenn Chong, I will read it to you verbatim on his Facebook page. Shout out Attorney Glenn Chong. Gamitin ko lang po yung sinabi niyo. Malayo pa ang halalan, pero this early, desperado na ang kalaban. The word desperado. Why? Kasi wala na kayong ibang alam na paraan para isuksok sa utak ng bawat Pilipino yung 97 o 98% o let's say 99% na bibilugin nyo ulit ang utak ng bawat Pilipino. Hindi nyo na sila kaya sa never, hindi nyo sila kaya sa diploma, hindi nyo sila kaya sa survey, kaya iyang income tax return ang binulatlat nyo. Nasa hukay na yan.
Diba? Another Pandora box ba ulit? Na kung saan, kayo na naman ang maburn. Kaya tinawag na kayong desperado. At the same time, sa aking palagay, bakit hindi nyo nilabas yan nung siya ay lumaban nung BP ay dahil hawak nyo pa ang nasa pwesto. E ngayon, hindi nyo kayang hawakan sa lieg si Presidente Duterte. Bakit? Ano ang sabi ni Presidente Duterte? Nais ko ng malinis na eleksyon during my time o my term. So, ano ngayon ang gagawin nyo? Ang magagawa nyo lang siguro, maybe, alam nyo na. Diba? Tulad nung ginawa nyo nung 2016. Alam naman ng mga tao yan. Eh ngayon, hindi nyo na talaga mabilog ang ulo ng mga tao. Hindi nyo na maisuksok yung gusto nyong isuksok sa utak nila na ganito ang Marcos. Kasi habang sinisira nyo si Marcos, lalo lang lumalakas ang tao dahil gusto nang malaman ng tao ang katotohanan. Sino ba talaga ang may kasalanan ng paglubog ng bansa natin, ang paglubog ng sitwasyon ng bawat Pilipino? Ito bang Marcos o itong mga kakampe ng mga Aquino? Sino nga ba? For more than 30 years, ang lagi niyong binibigkas, no to dictator, Marcos magnanakaw, Marcos plunderer, Marcos mamamatay tao. Noon yun, nung kasagsagan ng kapangyarihan ninyo, pero nung dumating si PRRD, lugmok kayo lahat, bagsak kayo, dahil hindi nyo mahawakan nga sa leeg yung tao. At ngayon, meron na namang ito na kung saan nangangako na ipagpapatuloy niya yung nagampanan at ginagawa ni PRRD. Ayaw nyo. Kasi hindi nyo na maipasok yung mga gusto ninyo. Okay? So desperate. You are so freaking desperate. Bully kayo. Bully. Binubully nyo ng gusto yung taong ito. Caption ni Attorney Glenn Chong. Desperado na si fake nanay. Naghain ng petisyon ang kanyang mga kampon sa Comelec upang kanselahin ang COC ni BBM. Malinaw na ayaw lumaban ng patas ang halimaw. Yes, kasi sa paninira ninyo si BBM, walang sinasabi sa inyong paninira. Ang sabi pa nga ni BBM, I don't have any quarrel o away kay BP Lenny. Ano lang ang gusto ng tao? Ang gumawa nang nararapat para sa bansa at para sa mga Pilipino. Hindi tulad ng iba na sisira sa kandidato para lang mailuklok siya. O di ba? Kaya kayo kung maniniwala kayo sa mga ganito, mga kababayan, bahala po kayo. Anong gusto nyo? Better Philippines send beyond, ipagpatuloy yung ginawa ni PIRD or from there, nasa tuktok na tayo, ibababa nyo ulit. Nasa sa inyo po mga kababayan. Ito po ang sabi ni Attorney Glenn Tlong. Let's continue. Alam nilang hindi makakansila ang COC ni BBM dahil wala silang basihan. Pero itong script nila upang may panibagong issue at paninira silang magamit labang kay BBM. Desperado, paninira. Diba? Equals loser. This is a simple black propaganda ng fake nanay nyo and all her minions. I'm sorry for the term, but nakakainit, nakaka-high blood. Diba? Pero you see, si BBM ay hindi tumitira sa kanila, pero sila panay ang banat kay BBM. Yeah. Tahimik yung tao. Huwag po kayong maniwala at mabahala. Hindi sila magtatagumpay. So yan po mga kababayan, no? Mabuti na lang, merong mga matatalino, magagaling na mga kakampi rin ni BBM, supporter ni BBM, at yung iba na hindi rin supporter ni BBM, na hindi basta-basta naniniwala dito sa black propaganda ng mga pinklawan. Magbago man kayo ng kulay, kunin nyo man lahat ang kulay sa rainbow, pero ganun pa rin po kayo. Bugok pa rin kayo.
Bakit hindi nyo na lang lumaban kayo ng patas, ilahad ninyo ang totoo nyong agenda, plataforma para sa tao, sa taong bayan at sa bansang Pilipinas. Eh, ato yung ngayon, paniniwalaan kayo ng mga tao. Eh, kaso wala eh. Ano ba plataforma nyo? Ang sabi dyan ng isa, kaya ako tatakbo sa pagka-presidente ay para hindi maupo ang isang Marcos. Plataforma ba yan? Agenda ba yan? O, agenda mo. Agenda yan. Lalap, tatakbo ka pagka-presidente para hindi maupo ang Marcos. Eh, paano kami? Paano yung mga nasa laylayan na sinasabi ninyo? Yung masa. After na maupo ka, ano gagawin mo? Magaling lang kayo pagdating ng election campaign eh. Pagdating na nanalo kayo, nakaupo kayo halimbawa sa pwesto, paano na nasa laylayan? Paano na ang masa? Sobra. Kaya ito, hopefully kayo mga kababayan, bumoto po tayo ng tama. Sipin ninyo kung sino talaga ang totoong kandidato na magbibigay o magpapatuloy ng pagbabago na sinimulan ni PRRD. Yun lang po mga kababayan. Shout out Attorney Glenn Chong. Maraming salamat po sa inyo. Tuloy, pagpatuloy nyo po ang paglaban sa katotohanan. Okay? Have a nice day everyone. God bless. Bye-bye. Peace and peace.